Good day, STEM students. This is Felman El Maninang, your General Physics 1 teacher. So to continue our discussion about planetary motion, we will discuss about Kepler's laws of planetary motion. So nabanggit ko last week na hiniwalay ko ito doon sa ating pinag-uusapang satellite motion, though para sa sila under ng planetary motion kasi doon circular path tayo. Tapos specific yung velocity to maintain the circular path. Dito kasi hindi. Mayroong varying velocity. Saka yun yung consequence kapag hindi nakatapat doon sa velocity needed for the circular path, it will have a new trajectory and common effect niya is it will have an elliptical path. So si Johannes Kepler, mapapansin natin, ito yung kanyang life and death. So usually hindi naman ako nabibigay ng mga dates, no? Pero ba't ko in-emphasize itong death niya na November 15, 1630? Dito kasi gusto ko ipakita yung kanyang malaking contribution. Kung iisipin natin, ang laki ng contribution niya ngayon. Kasi di ba yung satellite, common yung satellite niya yun eh. For example, yung para sa GPS, yung para sa weather. So halos lahat na sa internet, sa telecommunication, ay masasabi natin utang na loob natin kay Johannes Kepler. Pero kung titingnan nyo, nag-start siya sa scrap. Bakit? Wala pang universal law of gravity niyan. Bakit? Pinanganak si Newton 1642. So wala pa siyang konsepto ng gravity, 'di ba? So yun yung weird dito. And then ang ginagamit niya lang, siyempre wala naman siyang ibang computer. Ang ginagamit niya is telescope. So mere observation sa mathematical knowledge and geometrical skills. So yun lang po talaga. So ganun siya katalino. Ang limitado pa lang yung available science that time, pero na-state niya yung 3 laws of planetary motion. So ano-ano yun? So yung first, the law of ellipses, kasi nga elliptical path ito. 2 is the law of equal area. And then 3, the law of harmonies. So in this video, I will discuss the first 2 laws. So ito yung ating elliptical path. Kung mapapansin nyo, nung bata ako, kala ko dalawa yung sun eh. 40 high school na ako noon, ah, hindi. Parang double sun, pero hindi. So ito yung sun natin, and then focus 2. So meron tayong 2 foci, di ba, plural ng focus. So ibig sabihin, nandito yung sun, may time na malapit yung planet sa sun. Exaggerated to ha, kasi konti lang talaga yung variation niyan. And then may time na malayo yung planet sa sun. Ang tawag sa lugar kung saan malayo is aphelion, and yung pinakamalapit is perihelion. And then bakit may 2 focus? Ganito po yun. If you are creating an elliptical shape, no, you could use this method. So ito yung sun natin, and then kung mapansin nyo, hindi pala totoo yung the sun is the center of our solar system. Hindi po talaga yun, no? So nasa isang side lang po siya, and then the planets are moving in elliptical pattern. And tingin ko napakaganda, no? Kasi dahil sa elliptical orbit na yan, nagkakaroon tayo ng pagkakataon mag-vary yung ating seasons. Yung distance natin from the sun will have an effect dramatically doon sa kanyang temperature, no? So nagkakaroon ng variation, and it will permit life to develop. Ganong katalino yung nag-invento ng universe natin. Ganong kagaling si God. So hindi niya ginawang circular path kung saan hindi malaki yung variation. So sinadya niya talagang may elliptical path. Isa pa, malaking bagay din yung elliptical path para hindi tayo ganong kadaling target ng mga asteroids, no? So meron kasing variation. So dahil doon nagkakaroon ng effect yun sa trajectory ng mga tumatakbong asteroids. Okay? So, hindi tayo ganun kadaling tamaan nun. So, observahan natin yung motion. So, mapapansin nyo, sa time na malapit, ang bilis niya. Pero sa time na malayo, mabagal siya. Okay? So, isa pa. Okay. So, anong consequence nun? So, if you will put dots or play points on several location to sa elliptical kung saan equal yung period, yung time na tinatakbo niya sa lugar na yun, no? So yung time ng bawat isa na yun, mapansin nyo na may mga lugar kung saan mabilis siya kasi malayo yung biniyahe niya at a given time interval, pero may mga time na mabagal siya kasi konti lang yung tinakbo niya at given time interval. Pero kung kukunin natin yung area under those position, it is always equal. So yun yung law of equal areas. Okay? So yun po yun. So may mga time na bumibilis siya, may time na bumabagal siya. Pero yung mga areas nun laging equal. So dahil doon, pwede natin gamitin yung konsepto ng angular momentum. Actually ito yung madaling equation, no? Hindi to tinuturo, ano to, parang shortcut method to.
Now, this is only applicable for a given certain position namin ako didiscuss. So, ito lang yung ginagamit sa angular momentum. So, yung ating distance from the central object, and then yung momentum niya at that point, and then RA is the distance at a certain object at the momentum of that position. So, palitratin yung momentum. So, di ba, mass and velocity lang naman yon. And then, since same planet naman yan, nagmo-move around lang siya, cancel na yung mass na yan. May iwan na lang is the velocity. Okay, so yan yung madali. Pero, kailan ginagamit ito? So, ito po. Ginagamit lang siya sa perihelion at aphelion. Bakit? Ito yung reason. Kasi, yung tangential velocity niya ay 90 degrees doon sa ating, yung ating plane for the torque, diba? Kung naalala nyo sa angular momentum, mahalaga yung torque eh. Okay? So, yung force na ina-apply natin, tapos yung kanyang R, dapat 90 degrees. So, yan po siya. And then, sa kabila po, ganun din po. So, dito lang siya pwede, sa perihelion at saka sa aphelion. Kasi, naka-perpendicular sila dun sa R natin. Okay? Now, what if hindi? Di tayo. Yan. So, nandito yung tangential velocity natin, and then, nandun yung R natin. So, more than 90 degrees yan. So, sir, pwede ba lagyan ng sine theta? Hindi pwede. Maiiba na yung konsepto eh. Iba na yung computation nun. And then, dito, yun yung tangential velocity niya, ito naman yung kanyang R. So, kung kapasin nyo, less than 90 naman siya dito. So, again, doon lang siya applicable. Kapag ang given ay perihelion at aphelion, you could use the equation using conservation of angular momentum. So, hindi ko didiscuss na yun kasi madali lang yan. Ito yung komplikado. Ito yung common equation na binibigay sa mga libro. No? So, yung mechanical energy at different position. Kasi, laging ano yung energy, mechanical energy conserve. So, kapag malapit, mabilis siya, malaki potential, malaki yung kinetic energy. Pero dahil malapit siya, maliit ang potential energy. Kapag malayo naman siya, malaki ang, maliit ang kinetic energy, pero dahil malaki ang height, malaki ang potential energy. Pero pag inad mo sila, always equal. Energy is conserved. Okay? Pero hindi po yung nagagamitin nyo. Madali lang sana yun kung yan lang, di ba? MGH lang supposed to be. Pero ang MGH, hindi po ganun gagamitin natin. So dito, sa KE, 1 half mv squared pa rin. Pero dito yung nagiging komplikado yung sa potential energy. So yung G, yung ating gravitational constant, and the masses of the planets and the sun. So sa diagram natin, Earth saka satellite eh. Pero dahil ang dinidiscuss ko kayo yung planetary motion, so imagine nyo, this is the sun and this is the planet. So yung M natin dito, yung central object is the sun, yung small mass natin is the planet. Okay? So kung papansin nyo, napaka-komplikado niya. So pwede mo naman i-assign-assign yan, isa-isa. Tapos lahat yan naka-scientific notation, di ba? Yung M na to, yung G na yan. So medyo komplikado yan. So dahil love ko kayo, sinummarize ko siya dito. Ayan, ganyan lang siya dapat kaigse. Okay? Ang problema lang yung pag-a-assign yan. So, if you are referring to a velocity at certain point, dapat yun din yung distance niya from that central object. So, dapat magka-match lagi yung dalawa na yan. So, kung anong hinahanap mo, ayun dapat yung distance niya, yun yung position niya. So, kung anong given, dapat yun din yung kanyang distance. Panagkabaligtad, malaking problema yun. Okay? So, yun lang yung masasabi ko yan. So, let us apply that. If Earth moves at 29,300 meter per second at a billion, how fast is the Earth at perihelion? So, sir, pwede naman yung angular momentum, pwede. Pero gusto ko kasing gamitin yon para ma-compare natin yung mga results. Okay? So, yun lang yung purpose ko. Pero again, yung equation na ito ay pwede mong gamitin kahit saang position. Okay? Kasi may kinalaman siya sa conservation of energy. Palagi silang equal at different position. Unlike yung momentum, hindi. Meron tayong tinatawag na dapat naka 90 degrees siya. Perpendicular dapat siya. Okay? So, ito yung given as activity sheet naman to. Hindi ko na isa-isahin. And then, yung equation, yung napakagandang equation. Okay? And then, ito na, yung solution. Kasi gusto ko emphasis itong part. Ito yung medyo komplikado. So, square mo to, yung ating VA, yung ating velocity at aphelion. And then, ito yung GM. Kapag ang pinag-uusapan ay planetary motion, alam mo na yung product niya laging ito. Kasi yung mass of the sun yan eh. So, 1.99 times 10 to the 30 kilograms yan eh. Tapos, multiply mo dun sa ating gravitational constant. Palaging ito yung gagamitin. So, pwede mo sabihin, ito na yung constant for planetary motion. Pero, lagi mo sila mumultiply, okay? And then, ito po yung i-emphasize ko. Paano po mag-subtract ng mga number na ito? Kasi, tingnan nyo, napakahirap na ito. Bakit? Kasi, di ba, subtraction of fractions,
komplikado na kasi dapat common denominator. Hindi naman sila common denominator. Pangalawa, scientific notation, paso talaga nosebleed. So, paano gagawin to? So, ito yung purpose ko nung gawin tong video na to. So, una, multiply mo yung product. Yun yung magiging denominator mo. So, 1.47 times 1.52. So, 2 point something yun. 2.23 yata yun. Tapos, add mo yung mga exponents nila. Times 10 to the 22nd. Bakit? 11 plus 11 eh. Okay? And then, sa ibabaw, pinakamadaling sabihin, criss-cross mo siya. So, 1.53 dito, times 10 to the 11, 1.47 dito. Bakit yung criss-cross, sir? Kasi, di ba, product niya to. Pagka lalagay mo na yung numerator, di-divide mo siya sa 1.47, siyempre lalabas si 1.52. So, ganun din dito, product. Kapag di-divide mo siya sa 1.52, lalabas si 1.47 doon. Ganun yung technique doon. So, sa ilalim, product nila, sa ibabaw, pagpalitin mo sila ng pwesto. So, 1.52 minus 1.47, you will have 0.05. Times 10 to the 11, nagkataon lang yun, ha, dahil parehas yung kanilang exponent. Pag hindi, you have to make the exponent the same pa. Mamaya, pag-usapan natin dito sa babayad. Okay, so since parehas lang yan, so 0.05 times 10 to the 11, pagka minus mo silang dalawa, over kung ano yung product ato, 2.23 times 10 to the 22. So lalabas dun, 0.02. Okay, times 10 to the negative 11. Pero ginawa ko na siyang standard kasi. So nag-move ako ng 2 decimal place to the right, kasi 0.02 eh. So nag-move ako ng 2 decimal place to the right. Now, pinalaki ko yung value nito. So pag pinalaki ko yung value ng first factor, dapat palitin ko yung value ng second factor. So yung negative 11, lumiit siya ng 2, negative 13. Kasi nag-move ako dito ng 2. So yun po yung strategy dyan. Okay? Pwede mo naman gamitin yung 0.02 times 10 to the negative 11. You will have the same result. Okay? Pero gusto ko lang kasi i-emphasize dito para mamaya medyo madali na. So kapag pinapalaki ang value ng first factor, dapat lumiit yung value ng second factor. Yun po ang strategy. Mahirap yung kaliwa sa kakanan. Dami naliligaw dun eh. Okay? Okay, so yun po. May tinuturo kasi yan yung pag-scientific notation, yung kaliwa sa kakanan. Nakakalito yun eh. So yun na lang. Para at least alam nyo na hindi nagbabago yung value supposed to be yan. Okay. So pag minultiply mo yan, madali lang. Times 2 mo lang ito eh. Tapos subtract mo yung exponent na 19 minus 13. Diba kasi plus negative 13 yan eh. So 6 lang yan. And then you have this. Hindi ka pa pwede mag-add. Bakit? Kasi magkaiba yung kanilang exponent. So 8 to, 6 to. So kaya ka ginawa na ito eh. So kailangan mo muna ng gawing 8 ito. Pwede mo siyang gawing 6, pero mas madali ito gawing 8. Okay? Kasi babalik mo rin siya mamaya pag ginawa mo tong 6 eh. Okay, so ang technique doon, laging doon sa mas malaki. Ayan, laging doon sa mas malaki. So gagawin mo tong 8. So papalakihin mo to ng ilan? 2. So pag pinalaki mo siya ng 2, dapat paliliitin mo siya ng 2. Okay? So paano papalitin ng 2 yan? Move mo siya dito. Magiging 0.26 siya. Kasi pag minove mo siya sa kabila, sa kanan, lalaki value niya. So pag minove mo siya rito, liliit siya. So pag pinalaki mo yung value rito, dapat lumiit ang value rito. So, lumiit siya 0.26. So, yun lang yun. 8.58 plus 0.26. Lalabas 8.85. Times 10 to the 8 na. Kasi, naging 8 na ito eh. Saka mo siya i-square root, you will have 29,748. So, yun lang po. Okay? So, bumili siya. Bumili siya ng konti. Okay? So, compare lang natin dito. So, parehas lang siya. Sir, may discrepancy. Yes, meron. Pero, hindi malaki. Bakit? Kasi may mga ano tayo eh, rounding off na ginawa. So, yun lang naman yan. So, I hope you enjoy learning about Kepler's laws of motion. So, for the third law of planetary motion, watch my next video. In general physics, kalma lang.